dito sa Papa Dudu Stories. Ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudu Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudu Stories. Papadudot. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Isang magandang gabi sa inyo, Papa Dudut, at sa lahat ng mga taga-subaybay mo. Hindi po talaga ako mahiling mag-broadcast ng mga nararamdaman ko. Pero para sa taong mahal ko ay gagawin ko para maging masaya siya sa araw na marinig niya ito online. Ito yata ang pinakaunang beses na gagawin ko. Ang magdrama at mag-share ng nararamdaman ko sa lahat ng mga tao at mga avid listeners ninyo. Masaya ako kapag nakakapakinig ng programa ninyo dahil isa din po ako sa mga masugid na tagapakinig nito. Hindi ako magaling sa pagsusulat pero gusto kong ibahagi sa inyo ang istorya ng pag-ibig ko. Kung paano ako nagmahal at masaktan, makabangon at magmahal ulit. At sa pamamagitan ng pagsulat kong ito sa inyo, for sure may mapapasaya akong tao. At yon ang special someone ko. Sana'y mabasa at mapaunlakan ninyong i-upload sa Papa Dudut Stories ang sulat ko. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Regine. 27 years old na sa ngayon, Tubong Iloilo, at isa ako sa mga libu-libong tao na nakikipagsapalaran dito sa Maynila. Gusto kong palayaw na lang po ang ipakilala ko sa mga tagapakinig ninyo. Dahil kapag narinig ito ng mga kapatid at kamag-anak ko, magtataka sila kung bakit ang manhid na kagaya ko ay naging corny para sa taong mahal ko. Papadudot ni minsan na hindi sumagi sa isipan ko ang magka-boyfriend dahil masyado akong focus kung paano ko mapapaunlad ang sarili at pamilya ko. Dakilang NBSB ako o no boyfriend since birth. Yan ang bansag sa akin ng mga katrabaho at kaibigan ko. Hindi pa kasi ako nagkaka-boyfriend kahit kailan. Kahit graduate na ako ng college, pero dumating din ang panahon na nagkaroon din ako ng love life. Yun nga lang ay mukhang hindi ako sinuwerte. So kumusta naman ang love life mo, ha, Regine? Siguro naman na hindi na malamig ang Valentine's mo ngayon. Tanong pa sa akin noon ni Jessie. Wala pa rin pagbabago, girl. Hindi lang malamig ang Valentine's ko kundi frozen na. Feeling ko nga ako na si Elsa. Biro ko pa. Ganon? Eh teka, nasaan na ba yung mga manliligaw mo? Wala ka bang napili sa kanila? Curious na tanong sa akin noon ang kaibigan ko. Wala naman kasing mapili at saka hindi naman ako naghahangad na magkaroon ng love life this coming Valentine's. Eh ano ngayon kung nga ako ngayon? Diba? Hindi ko naman ikamamatay yun, sagot ko sa kanya. Yan naman kasi ang hirap sa'yo, Regine. Masyado kang choosy. Kung sana yummy ka, pwede ka maging choosy, kaso hindi eh, biro pa niya sa akin. Manahimik ka dyan, bruha. Ako hindi yummy? Tingnan mo ko. I'm so sexy, malambot, makinis, hot, seductive, naughty and nice. Pag-aangat ko ng aking sariling bangko. Isama mo na rin ang pagiging mamantika, joke, dagdag pa ni Jessie. Lokaloka, natatawang kontra ko sa mga sinabi niya. Pero seriously, bakit ayaw pong magka-jowa ngayon? Curious niyang tanong sa akin. Hindi ko pa feel na magka-jowa at saka hinahanap ko pa rin si Mr. Right hanggang ngayon. Hindi ako nahihiyang sabihin sa kanya yon. Si Erim, may pag-asa ba siya sa'yo? Biglang tanong ni Jessie sa akin. Oh please, makita ko pa lang ang pagmumukha ng lalaking yon eh, nasusuka na ako. Pagtutol ko.
Si Erim kasi ang lalaking hindi ko kailanman pinangarap maging jowa. May tsura naman siya kasi alaskador at mayabang, kaya red flag siya sa akin. Pero madalas siyang nagpapapansin sa'yo, hindi ba? Alam mo, kutob ko may gusto yun sa'yo. Tila panunokso pa ni Jessie sa akin. Naku po, hindi ko siya type na ibulalas ko out of thin air. Ngunit ang hindi ko alam noon, nasa likod ko na pala ang damuho. Talaga, hindi mo ko type? Panunubok pa ni Erim sa akin. Oh Erim, nandiyan ka pala. Nakakagulat ka naman. Teka, ano naman yung ginagawa mo dito ha? Gulat na tanong ni Jessie sa lalaking yon. Wait lang, mga harot lang. Teka, mabalik tayo sa sinabi ni kagandahang Regine. Sagot ni Erim sa kaibigan ko pagkatapos noon ay bumaling ulit siya sa akin. Anong sabi mo, hindi mo ako type? Dead malamang ako at parang nagpretend ako noon na wala akong narinig. Jessie, halika na. Pumasok na tayo sa loob. Masyado nang malangaw dito sa labas. Sabi ko po noon sa kaibigan ko. Hi baboy, tawag niya sa akin. Halika na Jessie, pumasok na tayo sa loob. Insist ko sa aking kaibigan. Ngunit nagpatuloy lamang sa pangasar si Erim. Kung ayaw mo ng baboy, hi piglet. O kung ayaw mo ng piglet, hi tabachoy. Biro pa niya sa akin. Baboy, piglet, tabachoy, tabachingching, balyana, dabyana, refrigerator, Godzilla. Lahat yan ayaw ko. At sa kasino ka ba para sabihin ako ng baboy ha? Tingnan mo naman ang itsura mo. Mukha kang may TV. Hindi ka nang agwapo. Kung makapanglait ka pa, akala mo kung sino ka. Ganti ko naman sa kanya. Hindi ka kasi namamansin, Miss Piggy Bank eh. Kaya nagpapapansin ako sa'yo. Buong pagmamalaki pa niyang sinabi yon sa akin. At sino ka naman para pansinin ko ha, Mr. Palito? Bakit, close ba kita? Hindi no, feeling close ka masyado. Ang sabi ko sa kanya sabay irap. Sige, hindi na kita tutuksuhin ng baboy, Miss Piggy. Pero sa isang kondisyon, re-replyan mo na yung mga text ko sa'yo. Request niya sa akin. So ikaw pala yung buisit na texter na text ng text sa akin ng mga walang kakwenta-kwentang love quotes. Teka, kanino mo pala nakuha yung number ko ha? Kumpronta ko sa kanya. Kanino pa ba? Siyempre sa kuya mo. Pagmamalaki niyang wika. Buisit talaga, bad trip. Inis na ako ng mga oras na yon. Huwag ka mabad trip sa akin, Miss Piggy. Gusto ko lang namang makipag-friendship sa'yo. Sabi pa niya sa akin. Eh kung ayaw ko, balik ko naman sa kanya. Eh di tutuksuhin kita palagi ng baboy, tabachoy, balyena, dabyana, Godzilla. Pang-asar pa niya lalo sa akin. Shut up, nainis talaga ako sa'yo. Kailan ka pa kasi mamamatay eh? Yun na lamang nasabi ko sa kanya. Alam mo, umalis ka na sa harapan ko. Bago pa magdilim ang paningin ko at maging kriminal pa ako, no? Dagdag ko pa noon sa kanya. Papa Dudut, hindi ko nga alam kung bakit kalaunan ay naging magkaibigan kami ni Erim. Siguro ay dahil lagi ko na rin siyang nakikita. I get to know him better noong araw at gabi na siyang tumatawag sa akin. Para magkwentuhan lang ng magkwentuhan habang nasa duty siya. Ewan ko ba? Hindi ko din alam kung ano ang nangyari pero bigla na lamang nagkasundo kaming dalawa. Kahit na hindi naman kami magkaedad. Impluwensya din siguro yon ng barkadang kinabibilangan namin. We became very close na ang turingan naming dalawa is mag-best friend na. Lahat ng bagay na isi-share ko sa kanya including my first heartbreak. Natanging siya lamang ang nakwentuhan ko mula nang mangyari yon. In such a short period of time, pinagkatiwalaan ko siya ng mga secrets ko kasi nararamdaman kong sincere naman siya sa mga pinapakita niya. Samantala, September 2012 nang nag-start siyang manligaw sa akin. As usual ay binasted ko siya kasi ayaw kong maging boyfriend ng isang kaibigan. Pero hindi tumigil si Erim sa pagiging sweet and caring sa akin. Alam mo Erim, ipagpatuloy mo lang yung pagiging sweet and caring mo eh, napakaswerte ng magiging girlfriend mo. Sabi ko pa noon sa kanya. Masuswertehin pa yung girlfriend mo kung babawasan mo rin yung overconfidence mo. Pahabol ko. Nakita ko naman nag-blush si Erim sa akin.
Ikaw naman Miss Piggy. Napatas ako ng kilay sa biglang pang-aasar niya sa akin ang Piggy. Piggy ka dyan, hay nako. Ayoko na nga sa'yo. Nakasimangot kong wika noon. Uy, masyado ka namang pikon, joke lang yon. Ikaw naman, hindi ka na nasanay sa mga biruan natin. Depensa pa niya sa akin. Alam mo Erim, kung gusto mong magalit sa'yo ang isang babae, sabihan mo lang siya ng mataba o tumataba. Kahit na totoo, eh hinding-hindi niya matatanggap yon. Habang buhay siyang magagalit sa'yo, inform ko naman sa kanya. Tila nagulat at na-curious naman si Erim sa sinabi ko. Ganun ba yun? Oo, at sa totoo lang, mas matatanggap pa ng babae na sabihan mo siya ng pangit kaysa sa mataba. Maniwala ka, kaya ikaw Erim, tama na yung pagiging manhid mo. Maging sensitive ka sa feelings naming mga babae, no? Inform ko pa sa kanya. Sorry na Regine. Alam mo, kahit nasabihing big size ka pa, eh para sa akin, ikaw pa rin ang pinakamaganda. Ikaw lang ang babae na kapasok sa puso ko. Sinserong wika niya sa akin. Asus, tumigil ka nga dyan. Hayin ako, kainin ko na lang muna tong ice cream, natutunaw na. Sabi ko na lamang habang tinatrabaho ko ang aking hawak na ice cream. Mamayang kaunti ay may nadilaan akong kakaiba. Ay teka, ano to? Bakit may singsing sa ice cream? Nagulat na tanong ko kay Erim. Siya kasi ang bumili ng ice cream naming dalawa. Ano, maganda ba? Nakangiting tanong niya sa akin. Bakit may singsing sa ice cream ko? Anong pakulo naman to, Erim? Kumpronta ko sa kanya. Ano, maganda ba yung singsing? Tila nasasabik siyang malaman ang sagot ko. Oo, maganda naman. Eh, teka. May nakaukit pa, teka. Nakaukit yung pangalan natin dalawa. Manghang wika ko. Siguro maraming babae ang dumaan sa buhay ko noon. Pero alam mo ba, Regine, ikaw lang ang binigyan ko niyan. Nandyan sa singsing na yan ang pag-asa ko na isang araw ay makukuha mo rin akong mahalin. Nahigit pa sa isang kaibigan. Pagpapatuloy pa ni Erim. Napatingin lamang ako sa kanya pagkatapos ay napahinga ng malalim. Hindi ba matagal ko nang sinabi sa iyo? Oo, alam ko. Ang kaibigan ay dapat kaibigan lang. Walang tatalo. Siya na nagpatuloy ng dapat kong sasabihin. Pero maasa pa rin ako sa himala, Regine. Alam ko rin na darating ang panahon na ma-realize mo na ako ang lalaking dapat mo mahalin at wala nang iba pa. May paninindigan ako, Erim. Ang kaibigan dapat kaibigan lang at saka maniwala ka, kaibigan lang talaga ang tingin ko sa'yo. Actually, parang nakababatang kapatid lang ang turing ko sa'yo. 4 years ang tanda ko sa'yo, hindi ba? Bakit ako pa ang mamahalin mo? Tanong ko sa kanya. Yan ang magagawa ko. Gusto ko mang irespeto yung desisyon mo na i-friendzone lang ako pero hindi ko magawa. Hindi ko mapigilan ang puso ko na mahalin ka. Wika sa akin ni Erim. Alam ko naman na mahal mo talaga ako. Ramdam ko ang sincerity mo kasi Erim. Sorry talaga, hanggang friends lang talaga ang feelings ko para sa'yo. Pagtatapos ko. At yun nga, nabusted siya sa akin noong araw na yon. Pero hindi tumigil si Erim sa panliligaw sa akin. Hanggang sa papadudot, sinagot ko din si Erim ng oo through text noong January 17, 2014 ng 11:25 p.m. Binigyan ko siya ng pagkakataon na patunayan sa akin na talagang sincero siya sa pagmamahal sa akin. On the other hand ay maraming naging hadlang sa relasyon namin ni Erim. At isa na nga doon ay ang kanya-kanya naming pamilya. Tapos mabay pa yung nabasa kong horoscope noon na siyang lalong nagpakaba sa akin. Ang lungkot mo ngayon ha Regine, naninibago ako. Hulaan ko si Erim ang dahilan no? Teka, may ginawa ba sa'yo na hindi maganda? Puna sa akin ni Jessie. Wala naman, worried lang ako sa magiging lagay ng relasyon namin kasi alam mo na, ayaw sa kanya ng pamilya ko. Jessie, ano bang gagawin ko? Tanong ko. Simple lang, kung mahal mo talaga siya, edi ipaglaban mo. Ganun. Simple pero diretsong sagot ng kaibigan ko. Actually Jessie, hindi ko masasabi sa ngayon kung lubos ko na ba siyang mahal o hindi. Pag-amin ko sa kanya. Eh kung ganun, bakit mo siya sinagot? Tanong niya sa akin.
Ewan, napasubo lang din ako. At saka sinagot ko siya kasi may nabasa ako sa Chinese horoscope na dapat sagutin ko na ang naliligaw sa akin bago mag Chinese New Year. Kasi siya na ang magiging forever ko. Naniniwala ko dun kaya ayun sinagot ko na si Arim. Pero Jesse, sa totoo lang inailang pa rin ako sa kanya at sa relasyon namin. Binabala ko pa ngang makipaghiwalay sa kanya pagkatapos ng isang buwan kasi ayaw nga ni mama sa kanya kasi sabi nila sobrang presko at babaero daw ni Arim. Kwento ko pa sa aking kaibigan. Natawa lamang si Jesse sa mga sinabi ko. Talaga ha, babaero pa pala si Arim sa lagay niyang yon. Ibang klase. Oo, babaero siya. Kahit na hindi naman siya sobrang gwapo. Pero Jesse, hindi ko siya mahiwalayan kasi parang nagigilty ako. Todo effort kasi si Arim sa akin. Pag-aalala ko. Pero kung babaero naman, ihiwalayan mo na. Git ni Jesse sa akin. Nagbago na raw siya. Sabi niya sa akin, naniniwala naman ako doon kasi nakikita ko talaga na umiiwas na siya sa mga babae. Pagtatanggol ko naman sa aking boyfriend. Regine, kung napipilitan ka lang mas mabuti pang makipaghiwalay ka na lang. Hanggat hindi pa huli ang lahat, huwag mo nang pasahin pa si Arim. Insist sa akin ang kaibigan ko. Nag-isip-isip ako noon papadudot pagkatapos noon pero sa huli nag-decide pa rin ako na huwag hiwalayan si Arim dahil nakita ko namang sincero siya sa akin at natutuwa ako sa kanya dahil pati pamilya ko ay nililigawan niya. Papadudot syempre kahit na hindi ganun katibay ang pagmamahal ko sa aking boyfriend, hindi ko may pagkakaila na kinikilig ako sa ginagawa niyang pagtrato sa akin at sa pamilya ko ng maganda. Natuwa ako ang babaw ko pero hindi ko kasi akalain na ganun niya tinetreasure ang pagiging kami. Kahit alam niya sa sarili niya na napilitan lamang ako. Sa ginawa niyang yon ay nawala na sa isipan ko na makipaghiwalay muna sa kanya, Papa Dudut. Hindi ako materialistic na tao pero sa mga ginawa niya ay naramdaman ko kung gaano niya pinapahalagahan ang relasyon naming dalawa. Hindi pa rin siya tumigil sa mga effort niyang pasahin ako, Papa Dudut. Siguro ngayon nararamdaman ko na kay Arim ang tinatawag na love. Papa Dudut, nagpatuloy ang relationship namin ni Arim ng masaya at maayos. Gumagawa siya lagi ng paraan para magkasama kami kahit minsan ay hindi magkatugma ang oras ng pasok naming dalawa sa trabaho. Araw-araw din niya akong sinusundo sa bahay para ihatid sa pinapasukan ko. Kahit alam niyang malilate din siya sa trabaho niya. Nagsisimba at namamasyal kami tuwing Linggo at tuwing may time kaming dalawa kung saan-saan kami nakakarating para mag-explore at maghanap ng mga magagandang lugar at makakainan. Sobrang hilig din kasi naming kumain ng kumain. Pero Papa Dudut, nang dumating kami sa probinsya nila para makilala ang kanyang pamilya, kanina ko pang napapansin na tahimik ka simula nung pinakilala kita sa mga magulang ko. May problema ba doon? Tanong niya sa akin. Huminga naman ako ng malalim bago sagutin ang boyfriend ko. Magtapat ka nga sa akin. Hindi ako tanggap ng mga magulang mo, no? Huwag ka mag-isip ng ganyan. Hindi ba mainit naman ang pagtanggap nila sa'yo? Maganda naman yung pakikitungo nila sa'yo, hindi ba? Narinig ko yung usapan ng mga magulang mo kanina. Ayaw talaga nila sa akin. Pagtatapat ko sa kanya. Ha, talaga? Eh anong sabi nila? Curious niyang tanong sa akin. Ayaw nila ako para sa'yo kasi unang-una malaking agwat ng edad natin. Tapos iniisip nila na masama akong tao kasi nakarating sa kanila yung mga kumakalat na chismis laban sa akin na alam mo namang hindi totoo. Iniisip din nila na baka apihin lang kita o di kaya'y apakan ko ang pagkatao mo dahil sa hindi ka nakapagtapos ng pag-aaral, concern ko sa kanya. Sige, kakausapin ko ang mga magulang ko tungkol dyan. Paniniguro ni Arim sa akin. Samantala sinabi ko na rin kay Arim ang lahat ng aking saloobin. Nasaktan talaga ako doon sa sinabi nilang masama daw ang ugali ko. Hinuhusgahan nila kaagad ang pagkatao ko. Sinisisi din nila ako sa unti-unting pagbabago mo. Nawawalan ka ng oras sa pamilya mo kasi lagi na lang ako ang iniisip mo. Hindi ka na rin masyado nag-i-stay sa bahay mo kasi
Nandun ka palagi sa bahay namin. Hindi ka na rin gaanong nakakatulong sa kanila kasi nga palaging wala ka sa bahay. Kasi parati tayong nasa galaan. Erim, ano bang gagawin natin? Paano ako matatanggap ng pamilya mo? Paano natin mababago yung maling akala nila tungkol sa akin? Yun nga, katulad ng sinabi ko kanina, kakausapin ko sila. Ipagtatanggol kita sa kanila. Regine, di naman masama ang mga magulang ko. Hindi ka pa nila lubos na kilala at saka siguro kaya lang nila nasasabi yon kasi ayaw nila akong mawala sa kanila. Bunso kasi ako at ako lang kasi yung natitirang anak na kasakasama nila. Regine, intindihin na lang natin sila. Huwag kang mag-alala at gagawin ko na ang lahat ng paraan para mapalapit sila sa iyo. At kahit na ano pang sabihin nila, hindi magbabago ang pagtingin at pagmamahal ko sa iyo. Paniniguro niya sa akin. Erim, wika ko na lamang habang nakaramdam ako ng sigh of relief dahil sa mga sinabi niya. Basta Regine, tuloy pa rin ang plano natin na magpakasal kapag 27 years old ka na ha, at 23 naman ako. Bubuo tayo ng isang pamilyang masaya, masagana at punong-puno ng pagmamahalan. Aniya, pagkatapos ay hinagkan niya ako nang sa ganon ay makampante na ang aking sarili. Papa Dudut, nagpatuloy kami ni Erim na maging masaya at malayo sa problema. Magkakaroon man ng problema ay agad din naming nalalampasan. Siguro noong mga panahon na yon ay masasabi kong true love na talaga ang nararamdaman ko sa kanya kahit sa una napilitan lamang akong pakisamahan siya. Dahil na rin siguro sa pag-aalaga at pagmamahal na ipinapakita niya sa akin, kaya ko siya natutunang mahalin. Kaya ko siya sobrang minahal. Pero hindi lahat siguro ng oras ay masaya lagi ang magiging sitwasyon naming dalawa. Kaso isang araw, isang pagsubok na naman ang dumating sa amin. Erim, buntis ako. Pag-amin ko sa kanya. Ilang oras pagkatapos kong mag-pregnancy test. Talaga? Magiging tatay na ako? Masaya tila hindi makapaniwala si Erim sa aking ibinalita sa kanya. Oo, kaso Erim eh. Noon naman ay hindi ko maiwasan ang mangamba, lalo na't magiging magulang na kami. Bakit? Ayaw mo bang magkaanak tayo? Usisa niya sa akin. Hindi naman sa ayaw ko, pero kasi paano natin to sasabihin sa mga magulang ko? Sa mga magulang mo? Paano natin to sasabihin na hindi magtutunog problema? Tanong ko sa kanya. Huwag natin problemahin yun, Regine. Sabihin natin sa kanya-kanya natin mga pamilya ang totoo at sasabihin ko sa kanila na pananagutan kita. Sabi naman ni Erim sa akin na si Dido namang panagutan ako. Pag-isipan mo munang mabuti, Erim. Gusto kong maging sigurado ka bago ka mag-decide sa mga bagay-bagay nang sa ganun eh hindi ka magsisi sa bandang huli. Wika ko sa kanya. Buo na ang desisyon ko na panagutan ka. Please, Regine. Ako nang bahala sa pamilya ko. Mamaya sasabihin ko na kay mama ang totoo. Bukas na bukas din eh pupunta kami dyan sa inyo para mamanhikan. Yun naman ang pangako niya sa akin. Papadudot na bigla ang mga magulang ko kasama ang pagkabigla din ng mga magulang niya nang malaman nilang buntis ako. Namanhikan kagad si Erim at ang mga magulang niya kahit na labag sa kalooban ng mga magulang ang ginawa nila. Samantala pinaghandaan na agad namin ang kasal. Bagamat madalas kaming nagkakaproblema sa pera ay hindi naging hadlang yon para planuhin ang lahat. Ngunit isang araw, sinabi sa akin ni Erim na kailangan niyang bumalik sa probinsya sa pamilya niya dahil may mahalaga daw siyang gagawin at aayusin. Nangamba naman ako kasi baka pipigilan lamang siya ng pamilya niya para huwag matuloy ang kasal namin. Pero sinigurado naman sa akin ni Erim na uuwi din siya kaagad at matutuloy ang kasal namin. Kaya no choice ako noon kundi ang hayaan na lamang siya. Pero lumipas ang ilang buwan ay hindi pa rin umuwi si Erim sa akin. Ang sakit pa ay hindi nagparamdam sa akin ng nobyo ko ng halos isang buwan. Dahil sa sama ng loob ay binuhos ko ang lahat sa Facebook. Minasama yun ang mga kaanak ni Erim at naggalit sila sa akin, lalo na ang mga magulang nito. Kaya simula noon ay hindi na sila nagparamdam pa sa akin. Bagamat hindi nila direktang sinabi na walang kasalang magaganap, ay tinanggap ko na rin ang posibilidad na baka hindi na nga matuloy ang kasal. Pero isang araw ay nasurpresa ako nang umuwi si Erim sa amin, Papa Dudut. Erim, bakit ngayon ka lang umuwi?
Naiiyak kong tanong sa kanya. Patawarin mo ko kung ngayon lang ako nakauwi. Nagkaroon lang kami ng problema. Alam mo na, problema ang pampamilya. Pagtatapat niya sa akin. Tungkol ba sa atin o sisa ko? Tumango lamang siya bilang sagot sa tanong ko. Tuloy pa rin ang kasal natin. Yun nga lang, baka sa susunod na taon na, pahayag niya sa akin. Okay lang yun sa akin, Erim. Alam ko na kinamumuhian pa rin ako ng mga magulang mo hanggang ngayon. Pangamba ko. Huwag mo na silang intindihin. Hindi naman mga magulang ko ang pakikisamahan ko kung hindi ikaw. Ipakita na lang natin sa kanila na kaya nating mamuhay at magkapamilya. Napatingin naman ako kay Erim dahil sa sinabi niyang yon. Anong ibig mong sabihin? Ngumiti naman sa akin ang nobyo ko. Magsasama na tayong dalawa. Ikaw ang pinili ko sa halip na sila. Ganon? Siguradong nagalit ang mga magulang mo sa iyo. Pag-aalala ko. Maintindihan din ang mga magulang ko kung bakit mas pinili kita kaysa sa kanila. Regine, magsusumika pa ako lalo para mabuhay ko kayong dalawa ng anak natin. Mag-iipon na rin tayo. Gusto ko tayo na mismo ang gagastos para sa kasal natin. Huwag na tayong umasa pa sa mga magulang natin. Ayaw kong magkaroon pa tayo ng utang na loob sa kanila para wala din silang may sumbat sa atin. Regine, simula sa araw na ito, hindi na kita iiwan. Yun ang pangakong binitawan niya sa akin na pangahawakan ko sa mahabang panahon. Sa ngayon, Papa Dudot, ay magkasama kaming dalawa na nangangarap na makabuo ng maayos na pamilya. Kinasal po kami noong 2016, may dalawa na rin kaming anak at minamanage na maliit na negosyo. Nagbabaka sakaling umasenso. Hindi man kami okay ngayon ng mga magulang niya ay lagi naman niyang sinasabi na magiging maayos din ang lahat sa takdang panahon. Ipapakita lang naming dalawa na masaya kami at maayos ang pamumuhay ng hindi humihingi ng tulong sa kanila. Sa lahat ng mga nangyari sa buhay ko, kahit isa ay wala akong pinagsisisihan. Maswerte ako kasi kahit naging ganito ang buhay ko, hindi ako kailanman pinabayaan at tinalikuran ng pamilya ko. At higit na maswerte ako dahil nakilala ko si Erim na nagturo sa akin kung paano magmahal at mahalin. Kung paano masaktan at makabangon muli. Kung paano magmahal ng walang hinihinging kapalit. Na maging masaya kahit maraming problema at matutong lumaban kapag kinakailangan. Hindi man perpekto ang relasyon naming dalawa ay mahal na mahal namin ang isa't isa. Papa Dudot, sana ay mapaunlakan ninyong i-upload ang sulat ko sa Papa Dudot YouTube channel bilang sorpresa sa aking asawa. Kung sakali man na mapili niyo itong ibahagi, huwag po sana ninyong kalimutan na i-text ako para mapakinggan namin ang asawa ko. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat. Lubos na nagpapasalamat, Regine. Ang tunay na pag-ibig, gaano man subukang sirain o pabagsakin ng pagsubo, ay mananatiling matatag at matibay. Tulad na lamang ng pagmamahala ni na Regine at Erim. Pinatunayan nilang dalawa na dapat ay magkasama at nagtutulungan para malampasan ang problemang dumarating sa inyong mag-asawa. At eto kami, masayang malaman na nagtagumpay kayong ma-survive ang bawat dumating na trials sa inyong relasyon. At mas tumibay pa ito kumpara sa dati na parang napipilitan lamang. Sana ay lalo pang pagtibay ng Panginoon ang inyong pagsasama. God bless sa inyong dalawa at maraming salamat sa pakikinig sa Papa Dudot Stories. Ang buhay ay mahiwaga. Laging may lungkot at saya sa Papa Dudot Stories. Laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan dito ay pakikinggan ka. Papa Dudot Stories,
kami ay iyong kasama. Dito sa Papadudod Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papadudod Stories, may nagmamahal sa'yo. Papadudod Stories, Papadudod Stories, Papadudod Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.